ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pumunta si Jesus sa pampang ng lawa ng Galilea at pagkaakyat sa burol ay naupo. Maraming tao ang lumapit sa kanya. Dala-dala ang mga pipe, bulag, pilay, mga may kapansanan at mga taong may iba't ibang karamdaman. Inilagay sila ng mga tao sa paanan ni Jesus at pinagaling niya sila. Kaya namangha ang lahat nang makita nilang nagsasalita ang mga pipe, lumalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga may kapansanan, at nakakakita ang mga bulag. Kaya pinuri nila ang Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Labis akong naawa sa mga taong ito. Pangatlong araw ko na silang kasama at ayaw kong paalisin silang gutom at baka mahilo sila sa daan." Sinabi ng mga alagad sa kanya, "At saan naman tayo hahanap ng sapat na tinapay sa ilang na ito para ipakain sa mga taong iyan?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ilan bang tinapay meron kayo?" Sumagot sila, "Pito at kaunting maliliit na isda." Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang maliliit na isda at nagpasalamat sa Diyos. Hinati-hati niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad at ibinigay rin nila sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog at inipon ang mga natirang pira-piraso, 7 punong bayong. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Saan naman tayo hanap ng sapat na tinapay sa ilang na ito para ipakain sa mga taong iyan? Mabigat at patong-patong ang sulirani ng mga alagad. Una, maraming tao. Pangalawa, walang sapat na pagkain. Pangatlo, posibleng wala rin silang perang pambili ng mga kain. At panghuli, kahit may pera sila, ay wala silang mabibilhan o mapagkukunan ng tinapay dahil sila'y nasa ilang o desyerto. Nang makita ni Jesus ang madla, naantig ang kanyang puso at nakaramdam siya ng responsibilidad sa mga taong ilang araw na niyang kasama, ang kanyang reaksyon ay awa. Sa kabilang banda, ang reaksyon ng mga alagad ay pagkabalisa. Saan nga naman sila kukuha ng pagkain para sa napakaraming tao? Kung anong dami ng tao, ganoong kakaunti ang kanilang dalang pagkain. 7 tinapay at maliliit na isda. Kapos sila sa pagkain. At kapos din sa solusyon. Sa konteksto ng suliraning ito, sa sitwasyon ng kakapusan, gumawa ng himala ang Panginoon. Ipinakita niyang kahit sa sandali ng masidhing kakulangan, Diyos ang lulutas ng problema at magpupuno sa lahat ng ating kailangan. Kung magtitiwala lamang tayo sa Kanya, makatatanggap tayo ng labis, sobra at higit sa ating inaasahan. Pagsasagawa. Pakiramdam ba natin na lagi tayong kapos at kulang sa buhay? Kung anumang kakaunti meron tayo, atin itong ilagay sa kamay ng Diyos na magpupuno sa anumang pangangailangan.